So, don't miss it until the end upang malaman nyo po ang sikreto po ng aming tirang kanin. Singing radio head at the top of our with the Hi everyone! This is Arlene Lasanz, a Calendaria owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa Colonial dahil lang po sa Calendaria business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. So, shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers na patuloy pong nanonood sa ating mga vlogs. No? So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating natirang kanin sa gabi po. No? Kung ano ang dapat nating gawin, ibinta pa ba natin or kainin na lang sa pang-umagahan. No? So, ayan po, dumating na po ang ating mga suki. No? Ayan po sila. I-share ko lang po sa inyo nung bago pa lang po ako nag-Calendaria ay yung mga natira naming kanin sa gabi ay niririhit po namin sa umaga at saka ibininta po namin. Kasi po, nasayangan po ako na kainin or kasi hindi ko na po mapagtirahan. So, dahil po noon ay nasayangan po ako, no? Hindi ko po napirahan. Kaya ginawa ko po noon ay nirehit. Pero mali pala ang gawing iyon, no? So, mas mabuti po na gawin natin pang-almusal ang mga kanin na natira natin sa gabi. Ang lesson learned ko po noon na sa ginawa ko ay hindi talaga maganda na yung kanin natin sa gabi ay irehit natin at ibinta ulit sa ating mga customers. Kasi po, ang epekto po ay unti-unti pong mawawalan ka ng customers dahil sa kanin na siniserve natin ay halatang halata po na nire-rehit po. No? So, tip ko lang po sa inyo na kapag may natira po kayong kanin sa gabi ay huwag nyo pong itapo, no? Or huwag nyo pong ibinta kasi nahahalata po ng ating mga customers kapag magbinta po tayo ng tirang kanin. So, may solusyon tayo dyan. Gawin po nating kalokalo, no? Fried rice. So, ito po ang gagawin natin, no? Itong fried rice ay nilagyan po po ng carrots at saka yung natira namin na itlog, yung itlog sa gabi ay nahalo po namin dito. So, walang masasayang po sa ating mga panindang ulam kasi pwede nating recycle ulam po natin sa pang-umagahan, no? Ang mas lalong sumarap po kapag meron po tayong paris na bulad, daing, or tuyo. So, ngayon ay ipapakita ko po sa inyo or ituturo ko po sa inyo kung paano po natin lulutuin ang mga natira nating kanin. So, don't miss it until the end upang malaman nyo po ang sikreto po ng aming na tirang kanin. So, ito na po ang ating leftover na kanin kagabi. Gigisa na po natin. Yan po ang gagawin natin sa ating mga sobra na kanin. Ayan po. Ang tawag sa amin dito ay kalokalo. Fried rice po, kung sa English. Chinese chow pan. Kung sa Chinese chow pan. Ayan. Yung itlog po na sobra. Ang kanin.
Lalagyan natin ng mga ingredients para mas lalong sumarap ang ating fried rice. So ayan, luto na po ang ating fried rice. Ayan. Sarap-sarap nito po. Ang almusal talaga. Karisa ng kape. Tuyo. Ayan. Yan ang kagandahan sa fried rice. Ang rice po natin ay daing. Daing po. Or bulat. Huwag ipahinayan. Yan ang daing. Tuyo. Sa amin. Tuyo. Tuyo. Sa Tagalog, tuyo. Sa amin, bulad. Bulad o pinirito. Pinirito'ng bulad. Mabenta din ito, sa lalo na sa almusal, no? Marami pong bumibili dito. 5 pesos po ang isa. So, luto na pong tuyo natin. Paris ng kape. Yan, kinakamay na niya. Sausaw sa suka na may sili. Mas lalong sumarap ang ating pagkain kapag kinakamay po ang tuyo at saka fried rice. Yan, kain tayo guys! Ito ang sasawa natin guys. Siling labuyo. Siling labuyo with suka. Yan guys, kapag wala yung hinahanap nila, i-offer mo yung ibang ulam, no? Huwag ka talaga magsabi na wala, no? I-offer mo yung ibang ulam. Yung mga kung ano ang nandiyan available sa iyong display, dapat 'yun ang i-offer mo. Huwag ka talaga magsabi nang wala, no? Kundi hindi pa naluluto. At meron po kaming ibang ulam dito, baka may nagustuhan po kayo. So yan, wala kasing paklay, kaya yung pinili niya ay chop suey na lang po. So yan lang po sa araw na ito, at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po na mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang simpag at tiyaga at dasal at may pananalig sa pugong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog. Sorry, it's DJ.
Okay, get some.